Hey guys, what's up? Welcome back here on my YouTube channel. I'm so blessed and grateful dahil nagkita ulit tayo, nakita ulit kita dito sa YouTube channel ko. And kung bago ko pa lang, first time mo ako dito mapanood sa YouTube channel ko, please consider to subscribe para ma-notify ka sa mga new videos na ina-upload ko on this channel. Kung hindi mo pa ako kilala, my name is J. Gregorio at nakabase ako dito sa Cavite. I'm a business coach for people who want to start, grow, and scale their business online. So, pag-usapan natin yung topic natin today. And yung topic na pag-uusapan natin is napaka-importanting steps nito dahil sobrang laki ng maitutulong nito on starting your business online. Okay? So, the topic for today is on how to identify your big idea. Importante ito. Anumang negosyo yung papasukin mo, anumang negosyo yung gagawin at sisimulan mo, kailangan ma-identify mo muna yung big idea. Okay, hindi ko naman sinasabi na maging kakaiba ka sa iba, pero dapat yung big idea nandun. Okay, so mamaya ipapakita ko sa'yo kung paano mo siya ma-identify. Magagamit mo to sa any niche, okay? Kung magsisimula ka sa digital marketing business, selling physical products, online, this is very applicable. Okay? So ituturo ko sa iyo kung paano mo siya step by step masisimulan. Number one na kailangan mong malaman on how to identify your big idea is you need to start thinking ano ba yung passion mo? Okay? Passion and expertise. Mamaya mayroon pa akong tip na ibibigay sa iyo. Unahin muna natin yung passion. Passion, ano ba yung bagay na gusto mong gawin? Ano ba yung gustong-gusto mong gawin? 'Di ba? Sabi nga ni Steve, mahalin mo, love what you do. So if you have a passion dun sa bagay na 'yon, talagang hindi ka maboboring or hindi ka mawawala ng motivation, inspiration dahil passion mo yung ginagawa mo. So napakalaking advantage ng isang bagay, no, na ginagawa mo na passion mo. Kasi ang idea nun is na e-enjoy mo siya. Hindi mo iniisip na trabaho siya, hindi mo iniisip na task siya, hindi mo iniisip na dapat mong gawin siya. Iniisip mo siya dahil ginagawa mo siya dahil passion mo yun. Para ma-identify mo yung passion mo, ganito, meron akong example. Example, on identifying yung passion, kailangan ma-identify mo yan. Example, if your passion is to help people, okay? So, makatulong sa ibang tao, coaching people, teaching people, mentoring and inspiring people, and so on. So, it depends kung ano yung passion na gusto mong gawin. Passion, pwedeng teaching people how to bake, di ba? Teaching people how to be physically fit, di ba? So, different passion yung meron tayo. Different passion on starting a business. So, iba-iba tayo ng passion at gustong gawin. So, napaka-importante nito at ma-identify mo siya. I-take note mo siya dahil napakalaking bagay. I-take note mo, maglagay ka sa papel, isulat mo bago mo simulan yung negosyo mo. Ano ba yung gusto kong gawin? Ano ba yung passion ko? Next is expertise. Ito kailangan connected siya. No, kung meron kang passion sa bagay na yon, example, passion mo is cooking or baking, di ba? Tapos yung passion mo na yon, wala kang expertise, hindi mo alam kung paano mag-bake. Di ba? Parang hindi siya magkakaroon ng, hindi siya magsisink or hindi siya magiging balance. Kasi passion mo siya pero hindi mo siya alam kung paano gawin. Hindi mo siya expertise. And most of my passion, I believe, dahil kaya naging passion mo siya, dahil expertise ka na dun sa ginagawa mo. Ibig sabihin, ginagawa mo na siya, kaya naging passion mo na siya. Okay? So, once you identify your passion, madali na lang sa'yo kung paano ma-identify yung expertise. For example, on helping people, coaching people pagdating sa business. On my expertise, ito yung mga example, expertise is internet marketing strategies, sales funnel building, business creation, lead generation, and so on. So you need to identify your expertise para mag-connect siya dun sa passion na gusto mong gawin. Okay? Dahil once na tama na, na-identify mo na yung passion mo, diba? Na-identify mo na rin yung expertise mo, dun na mabubuo yung big idea na meron ka. And ngayon, para makapagsimula ka sa business, hindi yan mag-rely sa passion and expertise lang. Okay? So, most businesses, lahat naman ng mga negosyo, kung iisipin mo, ang pinaka-end goal nila is to solve a problems. Okay? So, kailangan ma-identify mo rin. So, mag-a-add tayo dito ng, okay? Ano ba yung biggest problems na gusto mong ma-solve? Kailangan ma-identify mo. Kailangan tanungin mo rin, ano ba yung biggest problems na gusto kong ma-solve sa niche or industry na to? Diba? Kasi alam mo na kung paano mo siya ma-solve. Dahil
meron ka ng expertise dun sa bagay na yun. Example, isa sa mga problema pagdating sa online marketing, online business, internet marketing is lead generation. Kung paano sila makakakuha ng consistent leads, consistent qualified leads dun sa offer nila, sa business na ginagawa nila. You are in the network marketing, isa sa mga problema dyan is consistent prospect, no? Prospect leads na baka kausap nila. So if you are in a real estate, ang problema dyan, most common problem is consistent clients din, no? Yung clients na kakausapin nila, mai-offer nila yung property na binebenta nila. So lahat ng business is merong problema. Ganun nangyayari yung business. So kung yung business mo walang problema na sinosolve, hindi siya business. Okay? So kailangan identify mo yung biggest problems na gusto mong ma-solve. Okay? So para makapagsimula ka ng big idea mo na. Example, most common problem, ayan, isa-isahin natin. Leads. Okay? So isa pa sa mga problem is prospects and clients. Okay? So ang problems na to is different niche. Ginamit ko lang siya as an example. And isa sa mga mabibigay kong tip sa iyo, once na ginagawa mo na, no, yung big idea mo, sinisimulan mo na siya is kailangan try not to become the man of success, but rather to be the man of value. Si Albert Einstein yung nagsabi nito. Kasi kung iisipin mo, kung magpo-focus ka doon sa value na maibibigay mo doon sa marketplace mo, no, doon sa niche or sa business na sisimulan mo, okay, mas madali mo silang ma-attract. Okay? Kasi mas nakafocus ka doon sa value. Okay? Value to solve their problems. Instead of focusing on success, money, profit, focus ka muna dun sa value. Alam ko na magkoconnect lahat ito from passion, your expertise, and once you identify your passion and expertise, identify next the problems na gusto mong isolve sa marketplace mo. So I hope na makatulong itong short video na to on how to identify your big idea. And if you have anything questions or kung nakatulong itong topic na to, video na to, let me know on the comment below. Diyan sa comment section, mag-comment ka lang sa ibaba. And kung alam mo naman na makatulong ito sa'yo, please don't forget to like this video and share this video to your business partner and friends. Wait, I have a bonus for you. I created a pre-consultation. Alright? So all you need to do is to go to my website. Go to www.ggregorio.com. Okay? And makikita mo dun yung link, book your pre-consultation coaching with me. So, anumang negosyo yung sisimulan mo, selling physical products, okay, digital products, okay, so pag-usapan natin yan kung paano natin magagawa yung negosyo mo. So, may mga share ko sa'yo ng mga tips, strategies, mga recommended marketing tools na makakatulong sa'yo on building your business online. Okay, so go to www.jgregorio.com and click mo yung book your coaching. Right? So once again, thank you so much for watching this video. This is Jay. Make today a better than yesterday. Keep safe and God bless.